Noong Martes po ay nakapayam natin si Bishop Ruben patungkol po naman sa Whole Nation Pray as One, Heal as One. Ngayong papalapit na po ang nasa aming programa, aalamin naman natin ang iba pang impormasyon tungkol sa programang ito. At kaugnay niyan, makakasama natin ngayong umaga ang Presidential Advisor for Religious Affairs na walang iba kundi si Dr. Gregor Butch Belhica. Bishop, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, at sa atin pong mga magigiting na kausap ngayon. Opo. Una po, Bishop, kami po dito sa Rise and Shine Pilipinas, ay taus-pusong nakikisa sa Pray as One, Heal as One. Sa loob po ng isang taon at mahigit na itong laban natin, mahigit one year na itong pandemyang ito. Sa palagay po ba niyo, bakit mas akma ang panahong ito para sa isang presidente at sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa? Actually, nung isang taon pa ay bilang tagapayo, ay nagsabi ko sa ating Pangulo na siya ay tumawag o kung maaari siya ay tumawag ng interfaith prayer meeting at pangunahan niya sa panalangin o pag-aanyaya sa panalangin. Balit ang ating Pangulo ay very concerned siya sa separation of church and state. So, balit ang atin po namang problema, hindi naman po ito tungkol sa reliyon at saka sa separasyon ng Estado. Ang katuruan po sa atin ng ating Pangulong Diyos ay there are three God ordained institutions, the family, the church, and the state, all under God. Iba-iba po tayong mga pamamahala ng pamilya, ng ating pong simbahan at ang ating pong estado. Pero lahat po tayo, lahat nasa ilalim ng Diyos. At doon nga po, isang taon din po nating inaantay ang kanya po. Ano. But I think I sent you a video tungkol po rin sa aming na naglalahad ng mga kaganapan hanggang nag-desisyon ng Pangulo na sundin ang ating payo, manawagan, sapagkat bakit kita natin na pagiging mapagpakumbaba ng ating itong Pangulo. Pagpakumbaba siya, alam niya na merong mas makapangyarihang Diyos na higit pa kaysa sa atin. At syempre, alam naman natin na all presidents, they come and go. All kings, all rulers, they come and go. But the Lord Jesus Christ remains King forever. Ang Diyos, pagpakailanman, ang Diyos na nasa langit ay mayroong kapangyarihan sa affairs ng tao. Bishop, good morning. So, kaya po. Alright, Bishop, good morning. Si Ryan Lisigas. Bishop, opo, si Ryan Lisigas po ito, Bishop. Nung Lunes po ay nakapanayam namin si Bishop Ruben at nabanggit niya nga po kung ano po itong pray as one, heal as one. Pero para na rin po sa ibang kababayan natin na hindi pa po nakakaalam, ano po ba ang mga adhikain ng the whole nation pray as one, heal as one, Bishop? Yun nga po, panawagan po ng ating Pangulo ay sama-sama tayong manalangin bilang isang bansa. At ito po ay gaganapin sa Linggo. Ako po ay nataasan lamang na i-organize ang bagay na ito. At kaya nga po tinawag ko ang CBCP, tinawag ko po ang World Evangelical Alliance at ganun din po yung mga major denominations. Yung PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, Association of Baptist Councils, at yung Assemblies of Ministerial Fellowships of the Philippines, at marami pa hong iba. Ilan naman po ay tumugon. At ako nga po ay kami po sa aming pong tanggapan ay nag-act only as secretariat. Inayaan po namin ang mga religious leaders, mga religious sector to plan the event. Kaya po kami labis-labis na nagpapasalamat sa atin pong CBCP representative na si Bishop Mel Ray Uy. Siya po ang naging chairman at ang kanya pong co-chairman ay si Bishop Efren Tendero
ng World Evangelical Alliance. So, ganun po, nabuo po itong affair na ito. Nag-report po tayo sa atin pong opisina kay Executive Secretary Miguel Villa. At yun, with the support of the civil government, kung ating pamahalaan, ay nabuo po itong ano. Kaya nga po, noong isang araw, naglabas na rin po yung ARTAS na siyang natasan na maging government representative sa Government Relations Committee ng Organizing Council of Elders para dito sa whole nation, pray as one, heal as one. Naglabas po na lahat po ng mga opisyal ng gobyerno, whether it's local government or national government, must participate and they should issue memorandum concerning this event for the family teaching them to participate and do their own contribution. Kaya wala na pong kumilo sa mga local governments at saka yung po mga ahensya ng gobyerno. Ang alam ko po, yung pong DOTR noong pahong isang linggo kumikilos. Maraming salamat, Secretary Tugate, hindi na po siya nagantay. At ganun din po ang ating pong napulupom. Gumawa na rin po agad sila ng mga at ang iba pong ahensya. So, yan po ang aking masasabi. Maraming po salamat sa inyo pong mga tumugon. At higit sa lahat, siyempre sa PTB4, ECOO, na todo suporta na pagkalog. Good morning, Bishop Belica. Si Prof. Edo po ito. Anyayahan niyo po ang ating mga tagapanood. Pwede niyo po bang ibigay ang complete schedule nito para sa ating mga ka-RSP? Ang ating pong full nation prayers one, kilos one, ay magkakaroon ng interfaith prayer meeting from 3 o'clock to 5 o'clock. Dalawang oras po yan. There will be presentations of audiovisuals and an actual prayer by different prayer groups. At ang huli po mananalangin ay ang BBCP. At of course, sa ating pong 5 o'clock to 6 o'clock, ito po yung President's Hour where the President will be facing the nation, leading them, joining them to have a covenant relationship with our God. Whatever our religion is, hindi po naman kasi tinitingnan ng Diyos ang reliyon ng isang bansa eh. Ang tinitingnan niya yung buong bansa mismo kung ang bansang ito ay umikilala sa kanya. All right. Sino man ano man po ang ating reliyon, hindi naman kumalika sa Diyos kung ang ating reliyon ang mahalaga. Tayo isang bansa na tumatawag at tumikilala sa lumikha ng langit at lupa. Mm-hmm. So ang ating pong Pangulo, mga kasama po niya sa mga pinili po niyang kabinete, miyembro ng kabinete, lalo-lalo na po yung mga taga-IATF at yung pong mga AFPNP, siya po ang pumili, ay doon naman po sa alas 5 hanggang alas 6. So, sila po ang mangunguna naman sa paglapit sa ating Panginoon para tayo kahabagan. Well, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay niyo ng inyong oras para sa amin dito sa RSP, Dr. Gregor Butch Belica. Pagpalain po tayo ng Panginoon at stay safe po, Bishop. Marami pong salamat. Sana po ang aking pumasasabi lamang na lahat po yung ating mga local government, katulad po ng ginawa ng mga ibang local government sa ibang probinsya, ito mismo nag-volunteer, they even bought airtime para po yung kanilang mga nasa libib na po ay makaloob. Salamat po. Marami pong salamat. So, marami pong salamat sa ating po mga pinunong lokal.